Ikaw ba ay isang manggagawa na nagtatrabaho sa isang kumpanya? O di kaya isang negosyante? O FW? Kasambahay? O isang self-employed o tinatawag na voluntary member? O sa madaling salita, ikaw ba ay isang SSS member na regular na nagpupulog ng iyong monthly contribution? Kung oo ang sagot mo sa mga tanong ko, ituloy mo lamang ang video na ito dahil dapat mo itong malaman at maintindihan bilang isang aktibong member ni SSS. Isa sa isang pinakamahalaga na dapat mong malaman na unang benepisyo na mamahari mong makuha kay SSS ay ang sickness benefit. Ano nga ba ang sickness benefit? Ang sickness benefit ay daily cash allowance na ibinabayad sa isang miyembro para sa mga araw na hindi siya nakapagtrabaho dahil sa pagkakasakit o dahil sa injury. In short, hindi ka makapasok sa trabaho dahil may sakit ka. Sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo kung ikaw ba ay eligible na makapagtabay ng sickness benefit kung sakaling ikaw ay magkasakit. Mayroon tayong apat na qualification para makonsider na ikaw ba ay eligible or entitled na mag-claim ng sickness benefit. Ang apat na qualification ito ay tinatawag na una, confinement, ikalawa, contribution, ikatlo ay ang notification, at ang pang-apat ang company signing. Unahin nating ipaliwanag ang unang qualification. Okay, ano nga ba ang confinement? Ang confinement ay kawalan ng kakayahang gumawa ng trabaho dahil ikaw ay nagkasakit o na-injured na kung saan kailangan mo muna magpagaling at magamot depende sa kung ano ang rekomendasyon ng iyong doktor o tinatawag itong treatment. May dalawang klase ang confinement. Ito ang tinatawag na home confinement at hospital confinement. Siyempre, alamin natin kung ano ang pinagkaiba ng home confinement at hospital confinement. Ang home confinement ay na-confine ka lamang sa bahay mo. Ang best example nito ay UTI. Sabi ng banda, ang hospital confinement naman ay na-confine ka mismo sa ospital dahil maaaring malala ng iyong sakit na kung saan ay kinakailangan kang napatan ng medical treatment o operasyon base sa rekomendasyon ng iyong doktor. Possible ang best example nito ay ang aksidente. Just a reminder lang guys na ang minimum approved days ng sick leave ay minimum 4 days at maximum nito ay 120 days per calendar year. Ang ikalawang qualification para masabi natin na ikaw ay eligible sa sickness ay ang ating posted monthly contribution. Dito, marami ang nalilito sapagkat kailangan mo ma-identify ang ruling ni SSS kung ikaw ay kwalipikado. Ayon kay SSS, ikaw ay qualified kung mayroon kang 3 monthly contributions within the 12-month period immediately before the semester of contingency. Sa Tagalog, kailangan ay mayroon kang unod ng 3 buwan sa loob ng isang taon bago ang semestre ng iyong pagkakasakit. Ngayon, magbibigay na lamang ako ng isang example upang hindi ka malito. So, ang example na ito ay base lamang sa aking nabasa at pagkakaintindi as HR practitioner. So, sa table na ito, ito ang sinusundan ko kung ang isang miyembro
ay kwantidad. As you can see sa table na aking ginawa, halimbawa nito for the year of 2021. So dito sa kaliwa, makikita natin yung buwan ng pagkakasakit. Nandito yung January up to December. So, i-divide ko ito ng per quarter. Okay? So meron tayong apat na quarter. First quarter, January, February, March. Second quarter, April, May, at June. Third quarter, July, August, at September. At yung last quarter, ay October, November, at December. Yung pangalawang column, dito natin makikita yung qualified ka kung may tatlong hulog ka sa period na ito. So halimbawa, nagkasakit ka ng first quarter. Ito yung January, February, at March. So masasabi natin qualified ka kung meron kang tatlong hulog sa period ng October 2019 to September 2020. So, ganoon din sa second quarter. Yung April, May, at June. Pag ito yung buwan ng iyong pagkakasakit, qualified ka naman kung meron kang hulog sa buwan ng January 2020 to December 2020. So kapag third quarter naman, July, August, September, kailangan meron kang hulog ng April 2020 to March 2021. At kapag last quarter naman, October, November, December, dapat meron kang hulog ng July 2020 up to June 2021. So ganun lang po kadali yung pattern. I-check nyo lang yung posted monthly contribution ni member. Tapos ito yung magiging pattern. So dito naman sa huling column, ito naman yung mga period o mga period na hindi na-counted ni SSS. So makikita nyo dyan sa screen, dito sa table na ginawa ko, yung first quarter na nito na. So for example, January, February, March. So hindi na-counted yung October 2020 to March 2020. So sa second quarter naman, January 2021 to June 2021. Tapos sa third quarter, yung July to September, hindi na-counted ni SSS yung April 2021 to September 2021. At ganoon din sa last quarter, yung October to December, hindi na-counted ni SSS yung July 2021 to December 2021. Guys, napaka-resourceful itong table na ito. Yung pinakamadali kong way para ma-identify kung qualified ba si member. Okay? So, itong table na ito, magagamit ko ito. Itong example na binigay ko ay hanggang end of the year ng 2021. So, pagdating ng 2022, palitan nyo na lang yung year dun sa sample ko. And then, gawin nyo ng pattern kung gusto nyo lang, guys. Okay? Upang ma-check naman ang inyong posted monthly contribution, i-check lamang ang inyong SSS portal account para dito. At kung hindi nyo pa alam kung papaano ito gawin, mayroon akong separate video para dito. Ngayon, kung ang tanong mo naman ay paano po ang mag-compute ng SSS sickness benefit kung alam mo na ikaw ay qualified? Well, gumawa rin ako guys ng separate video para dito para hindi kayo malito sa mga tutorial ko. Ikatlo na qualification para malaman mo na ikaw ay eligible ay ang notification. Ito ang pinakamahalaga sa lahat, lalo na kung ikaw ay home confinement.
dahil mayroon itong deadline. Paninda ka ba dito? Okay, kung oo o hindi pa, alamin natin kung ano ang rule dito ni SSS. Okay? So tara, papaliwanag ko yun. Kung ikaw ay home confinement, mayroon itong turnaround time ng notification o ang tinatawag na 5 days for member at 5 days for employer process moving. Okay, para sa mga empleyado kung nakikinig ka or kung ikaw bilang isang miyembro ni SSS, mayroon kang 5 days upang sabihan ang iyong employer na nagkasakit ka. For example, nagkasakit ka sa unang araw pa lamang, kailangan sabihan mo na agad ang iyong employer. Dahil si employer naman, meron naman siyang deadline na 5 days din para ipanotify ka kay SSS. In short, may 10 days na procedure lamang si employer para mapanotify ka kay SSS. Dahil kung hindi, maaaring mabawasan o maribus ang iyong sickness benefit at ang masaklap niyan, maaari itong malinay due to late filing. Okay? Therefore, I suggest sa mga empleyado na kapag ikaw ay na-home confinement ng 4 days, dapat masabihan mo na si employer mo sa unang araw pa lang. Kasi sasabihan ka naman ng doktor mo kung ilang araw ang iyong home confinement. Proceed naman tayo sa hospital confinement. Ibig sabihin, kapag hospital confinement, ay na-confine ka sa hospital. Ang ruling naman ni SSS dito sa notification ay walang deadline. Basta, huwag lang lalagpas ng matagal ha, para pagbalik mo ng office or after mo ma-confine sa hospital, kailangan ipanotify pa rin natin yung mas maaga kay employer ang ating sickness para mabilis nila mag-proseso ang iyong benefit. Okay? Pagkatapos natin ma-identify yung notification, ang next na procedure na ating gagawin bilang isang employer ay ang sickness notification ni member. Okay, para sa sickness notification procedure, mayroon akong ginawang separate video para dito, para hindi tayo manito sa step by step. Kasi ang pag-notify ng sickness benefit ni employee ay dalawang paraan. Ito ay ang manual notification at ang e or electronic notification online. So, okay, proceed naman na tayo sa panghuli ng qualification para masabi mo ikaw ang eligible sa pag-avail ng sickness benefit ni SSS. Okay? So, ang huling qualification ay ang company sickness. So, kailangan bago tayo mag-file ng sickness benefit ni employee, kailangan nagamit na natin o na-reduce na natin yung kanyang company sick leave dahil ililess ito ni SSS kapag meron pa siyang natira na company sick leave. Let's say example, na-confine siya ng hospital ng 30 days tapos dineclare mo kay SSS na meron pa siyang natira na 5 days company sick leave. So ililess na yun ni SSS yun sa kanyang computation. So, kailangan natin i-declare yung debts dahil ito ang huling ni SSS. Kaya bilang isang employer, kailangan ay siguraduhin natin na nagamit na ni employee ang lahat ng company sick bago ang kanyang pagkasakit o bago no pa-approve kay SSS.
So okay guys, so malinaw yung apat na qualification para masabi natin eligible ang ating employee para makapag-avail ng kanyang sickness benefit. After natin maproseso lahat ng mga dokumento ng sickness benefit ni employee, so ang next na gagawin natin na procedure ay isasubmit natin ito ng hard copy via Dropbox sa any SSS branch. Okay? So kapag naisubmit natin yung hard copy ng sickness notification ng ating empleyado, mag-aantay lang tayo ng 2 to 3 weeks para sa approval ng medical section. So kapag na-approve na ng medical section ng inyong designated doctor sa inyong SSS branch servicing, so pipikapin nyo ito sa inyong branch after nung ibalik nyo kung magkano nyo o ilang araw na-approve na sickness benefit ng employee. Pagkatapos natin malaman kung ilang araw na-approve na sickness benefit ng employee, saka natin ipaprocess yung computation o yung i-advance natin kay employee. Okay? Ngayon, ang paraan ng payment ni SSS ng sickness benefit, una, kung ikaw ay empleyado, so ang iyong employee ang mag-a-advance ng iyong benefit at 100% marireimburse ni employer through online, tapos i-credit na lang ni SSS sa bank account ng iyong employer. At kung ikaw naman ay self-employed or voluntary member, ang SSS naman na yung mismo or directly magbabayad sa inyo. So, ganun lang po kadali yung procedure ng SSS. Napakabilis po ng proseso. Para sa mga employer, kung may tanong kayo kung paano mag-reimburse ng mga na-advance natin sickness benefit ni employee, meron akong separate video na ilinig ko dito sa video na ito. Merong mahalagang paalala si SSS. So, meron silang ruling na ang maximum granted SSS sickness benefit ay 120 days lamang sa loob ng isang taon. Anuman ang hindi nagamit sa loob ng isang taon ay hindi po ito maaaring gamitin sa susunod na taon. Ang sickness benefit ay hindi nabayad kapag lumagpas ka sa 240 days sa magkaparehong illness. Kapag nagpatuloy ang iyong sakit o injury o lumagpas na sa 240 days, ito ay considered disability claim na. So kapag may mga tanong po kayo regarding sa disability claim, ay gagawa po tayo ng isang separate video para dito. Abangan nyo lamang po ang mga susunod kong i-upload na video. Okay? Next is, ang halaga na babayaran sa sickness benefit per day ay equivalent lamang ng 90% ng miyembro average daily salary credit. Upang mas maintindihan ito, gumawa po ako ng separate video para dito. Kasama dito yung paano mag-compute ng SSS sickness benefit. So, ililink ko na lamang po dito yung tutorial na yun. Okay, dito na po nagtatapos ang tutorial na ito. So, maraming salamat po sa matyagang pakikinig ng aking tutorial. Hinihikayat ko po kayo na mag-subscribe sa aking channel para tuloy-tuloy lamang po ang ating pag-upload ng mga tutorial. Lagi po nating tatandaan na pag-aralan mabuti at intindihin ang mga tamang proseso upang mabilis natin ma-accomplish ang ating goals. Maraming salamat
and Darkness.